simple yan po. Ang tsakang kung itsura. Mga ka-simple, labas tayo. Dalawin natin ang ating kamatis. Ito po siya. Ayan, bali day 5 niya na ngayon. Ganyan ang itsura niya. Nilagyan ko po siya ng net kasi nga inaano siya ng mga pusa. Diyan siya umuupo. Isang palaka. Ito yung blue ternate ko. Wala pa. Kasi nakalagay naman. Nabasa ko sa internet. 2 to 4 weeks. Bago siya magplant. Ito yung kamatis. Sana nga may mabuo dyan na ano, sanga. Yan. At etong umaga dito. Sobrang sikat ng araw. Mga kasimple ang aking lulutuin ngayon. Itlog at century tuna. Mamaya po papakita ko po kung anong gagawin ko dyan, mga kasimple. Mga kasimple, nagtatahi si mama. Walang salamin. Ang dami-dami mong duster, yun lagi ang inaano mo. Lagi nakalimutin. Marami po siyang duster, Diyos ko. Yung mga bago, nandun po, nakatabi. Yan po, yung mga luma. Tinatahi-tahi niya po. Yan po yung favorite niya. Ma, kaway ka ma. Mga kasimple, itong itlog na to, bali 8 piraso yan. Tapos itong century, 4 na lata. Ngayon, yung sabaw niya, ibubukod natin. Kasi mauulam pa natin yan mamaya. Yan po yung ginagawa ko. Yan, bali, kinukuha ko yung pinakasabaw ng century. Yan, mamaya may mga ilalagay po tayo dyan. Yan. Po mga kasimple, nilagay ko na po yung 4 na latang century tuna. Bali, ano po yan, yung wala naman po siyang mantika kasi bali, ito na yung pinakamantika niya. Yung konting natirang sauce ng tuna. Yan. Tapos ilalagay po natin itong kalahating ginis sa mix. Kasi yung kalahating nilagay ko kanina sa binati kong itlog. Yan. Haluin lang po natin. Tapos hintayin lang po natin yan na matuyo ng konti. Mga kasimple, pwede na po natin ilagay itong binati natin itlog. Simuti natin, sayang. Ihalo lang natin. Medyo dumidikit po yung ilalim yan pag malakas yung apoy. Pero pag ano, medium fire lang po. Medyo mahina. Hindi masyado mahina, hindi naman masyado malakas. Halu-haluin lang po natin yan hanggang sa matuyo yung itlog. Mga kasimple, ganyan po. Pero sa akin po, yung iba po gusto hanggang ganito na lang yung itsura niya. Pero sa akin po, medyo parang binabrownies ko po siya. Binababrownie ko.
Yan po mga ka-simple, hinango ko na po. Ganyan po yung texture niya. Ayan. Kanina kasi medyo parang may buo-buo pa siya na itlog. Kaya ganito po, gina-brown-brown ko siyang ganyan. Ayan. Yan po ang ating century tuna with egg. Well, ito po yung sauce ng century tuna. Lagay natin ng 3 calamansi. Yan. Tapos lagyan natin ng siguro mga 2 kutsarang toyo. Depende na po sa inyo kung gusto nyo po ng maalat. Mix po natin. Yan. Tapos lagyan po natin siya ng hot sauce. Kung meron po kayong, kung wala po kayong hot sauce, meron po kayong siling labuyo, pwede rin po yun. Hatiin nyo. Kaya pisain para lumabas yung angkang. Pero since meron naman po kaming hot sauce na nasa bote, na lang. Ayan, tignan natin. Yan po oil niya, yan po yung oil niya sa mismo dun sa ano century tuna. Yummy. Kung gusto niyo pa po na maanghang, lagyan niyo pa po para mas masarap. Tapos meron po kami na garlic flakes. Tagal na po 'yan, hindi pa nauubos. Pwede niyo po 'yang ilagay once na kakain na kayo. Kasi kung ngayon natin yung ilalagay, ano siya, matutunaw. Mawawala din yung kanyang crunchiness. Tama ba yun? Yan. Hindi, meron na po tayong ulam na century tuna na fried. Meron na tayong sabaw. Sarap ng sabaw. Yummy. Ang sarap. Yan po ang ating nagawa nga o naluto ngayong araw na to. Ang sarap talaga. Sarap papakin. Sarap papakin. Ang sarap higupin. May naligaw. Yummy. Lalo na po pag meron kayong ganito. Garlic flakes. Ay, Diyos me. Kahit ito na po. Kahit wala na yung tuna na niluto natin. Sabaw, tsaka kanin. Ang sarap. Yan ang mga kasimple. Ang aking ginawang sauce. At tinitikman ko po kasi kami lang naman po ng 2 ng anak kong kakain ito. Kasi ayaw po ng iba. Meron po silang gulay. Saan ka pupunta? Sa birak. Nasa birak ka ni. Oo, sa birak ako. Saan ka pupunta? Sa biga. Sa biga. Bakasyon ka? Wala kayo ng pili. Kain ka ng pili doon? Dala ka ng pili ah. Ha? Wala kayong pili da. Pool. Simple, bye-bye. Baka na simple. Uris ka na? Saan ka pupunta? Sa biga. Ingat ka dun eh. Ha? Sagot. Opo.